Isang crucial personality ang kinumpirma sa executive session ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo na iniuugnay sa operasyon ng ilegal na Pogo. Handa naman daw humarap sa Senado si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Saksi, si June Veneracion. May napala naman daw sa ilang minutong executive session kahapon ng mga senador kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo. You know, I'm not at liberty to share with you. Hindi ko pa masyadong nag-digest sila ata. Pero kung she is the least guilty, kung nag-lie siya before, mayroon siyang rason. Importante icebreaker to. No? Ang importante siguro, mapalagay muna si Alice. Ako tingin ko may mga mastermind talaga sa likod. No? Yung ganito kalaking operation, importante lang sabihin niya sana kung sino. Pero ang chairperson ng Committee on Women and Children na si Senadora Risa Ontiveros hindi masyadong satisfied. Pero there was one crucial personality confirmed by Guo Kuaping. This corroborates a theory that the committee shared a month ago. Dahil confidential ang ganyang sesyon, hindi na idinetalye ng Senadora kung anong tsorya ito o kung sino ang personalidad ang kinumpirma. Magpapatuloy sa susunod na linggo ang executive session. Iimbitahan naman sa susunod na pagdinig sa Senado si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. at iba pang PNP official. Kaugnay ng larawan nila kasama ang ilang personalidad na iniuugnay sa Pogo. We deem it important to give them a platform to respond in the interest of fairness. General Acorda gave us the assurance, members of the Council of Chiefs na wala siyang ginagawang masama. At hindi siya yung chief PNP na tinutukoy. Dahil nga, kinawalang bisa naman din ng source of information, di ba? Si Gerard Villarriba. Wala pa raw natatanggap na imbitasyon mula sa Senado si Acorda, pero handa raw siyang humarap dito. Aminado siyang nasaktan sa lumutang na larawan. Talaga masakit because for 37 years I tried to keep my records clean. Pero just for one picture or many pictures and with so many innuendos, nasira agad. Pero kasama niyan sa servisyo. Gigit ni Acorda, hindi siya kailanman nasangkot sa operasyon ng ilegal na Pogo at iba bang ilegal na transaksyon. Siya pang-araw ang nagutos na i-raid ang Pogo sa Bamban Tarlac noong Marso. I never tolerated transacted illegal activities with my friends. Kung lumapit man sila, kung may tutulong para sa bayan yan at saka kung anong mga dapat na pag-usapan, legal lang ako. Hindi ako nagpag-transact sa illegal. Ang PACOR official na si retired Brigadier General Raul Villanueva ang nagsabi nitong September 17 na may unverified intel report na isang ex-PNP chief ang tumulong kay Guo at nasa payola pa niya umano. Sa muli niyang pagharap sa Senado kahapon, humingi siya ng paumanhin sa mga dating PNP chief na naapektuhan ng kanyang sinabi. I can face anybody squarely, eye to eye, without flinching an eye. Masabi ko, malinis po tayo dyan kay Alice Guo, wala tayong pakialam dyan. Pagtakas niya, hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya. Kasamang tumakas ni Alice ang sinasabing kapatid niya na si Sheila na nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Bureau of Immigration, inilipat siya roon dahil sa security concerns. Nasa kustodiya naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC si Tony Yang, kapatid ni dating Economic Advisor Michael Yang. Pinag-aaralan ng NBI at ng mga prosecutor na magsampa ng reklamong falsification and use of alias sa kanya. Para hindi na siya ma-deport, para may dahilan na siya maiwan sa Pilipinas at harapin ang mga kasong kriminal. Inamin kahapon ni Yang na Chinese national siya, pero tinulungan daw siya ng kanyang lolo para makakuha ng birth certificate na inisyo sa Pilipinas. Iniimbestigahan daw ng iba't ibang ahensya ang posibleng kaugnayan ni Yang sa mga Pogo. Titinan yung mga iba-ibang mga negosyo ni Tony Yang, no? Yung warehouse, yung possible Pogo, para tingnan kung anong mga pwedeng maging mas mabigat na krimen sa kanya. No? Mayroong deportation case sa Bureau of Immigration si Yang dahil sa misrepresentation at undesirability. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.